tumuon ng Zidane nang gagamitin ko ulit for today kasi meron akong biniling honeycomb na seat cushion. Ayan o. Subukan ko lang kung effective talaga siya. Mahal, bili ko 1,000 din to. Malambot naman siya. Pero pag sa sobrang lambot niya, pag nakaupo ako, pipilin eh. Tignan natin kung may epekto sa biyahe. Yung helmet natin, ano? Dinamitan ko ng bagong mount itong sa ano, sa GoPro, kasi yung last time na video natin nakayuko. Ngayon naman hindi ko masigurado kung tama yung angle niya, baka mami sobrang taas naman. Dinamitan ko ng mga mount para medyo tumingala siya. Nga pala, no, doon sa mga nanonood sa atin sa YouTube, usually, ideally pala, no, once a week ako nag-upload ng video. Pero if you want to watch yung mga short clips, no, nasa TikTok din po ako, Mototeng Vlog, yan. So mga usually 30 second or short clips ang pinopost ko doon, and mga galing din naman sa mga rides, no, whether it be a long ride, short ride, dito lang. So yun, madalas na pinagpo-post na yan. Maganda kasi sa TikTok kahit papaano, di ba, you can freely use yung mga music na gusto mo, unlike sa YouTube talagang medyo mahigpit sila dun. Nay, salamat. Iwan na po namin. Iwan na namin. Kaya nyo na. Thank you po. Dahil konti lang ang sumama, binigyan ko sila ng konting pakonswelo. Nabigay tayo ng Mototeng Vlog t-shirt. Ayan, so surprise na lang ulit kung kailan ako susunod na mamimigay. Depende sa thumb bike session natin, pero hindi lagi. Kung gusto nyo naman mag-avail ng Moto Vlog t-shirt natin, ano, for sale siya, PM-PM lang. So sa mga nagtatanong, ano, kamusta yung ating ano, Spider Corsa as a new vlogging helmet, actually mura pa rin siya with the quality it provides eh. Kaya hindi ako nagkamali sa pinili ko. At the same time, gustong-gusto ko yung color combination niya na black and green. Tapos nilagyan natin siya ng intercom. So yung mga speaker provision niya saktong-sakto sa ginagamit ko na intercom. And kahit nakalagay na yung GoPro natin with media board, hindi pa rin siya ganun kabigat, no? Hindi siya nakakangawit sa leeg, sa ulo, pagka matagal mo nang niraride. Kasi nagamit na natin siya going to Laguna, no? Santa Rosa, and nung the last time nagkaliraya tayo. So far, so good naman. Very convenient gamitin. Walang ngawit, walang pagod pagka suot mo na. Tapos, may ample room sa loob. Maganda yung suporta sa cheeks ko, no? Hindi siya ganun kasikip. Pero hindi rin naman siya yung maluwag na kakabahan ka na baka umikot yung helmet pagka nag-high speed ka. In terms of wind noise, very tolerable naman. Pag normal driving speed, wala ka maririnig. Yun lang pag talagang mga 150 and up, talagang meron kahit paano sumisipol. Pero given naman na talaga dapat yun. So yan. Quick review lang sa helmet na gamit natin, which is the Spider Corsa.
papansin nyo sa side mirror, putya, saglit pa lang ako sa arawan nang walang jacket, eh, no? Itim ko na agad. Namumula-mula na agad yung balat natin. Ganun kainit ang panahon. Kaya it is very important for us to wear proper yung proper gears and attire pag nagmumotor. Isa pa nga pala sa mga nire-review ko is yung aking honeycomb na seat cushion. So nabili ko siya sa Lazada for almost 1,000 including shipping fee. So far so good naman siya. Nakakatuwa siya gamitin ang lambot sa puwet. To. Saka feeling ko may dagdag siyang comfort pag naglo-long drive kasi yung upuan ng Z900 manipis na medyo matigas, no? Kaya iniinda ng ano ko eh, ang tawag dito? Butt bones. Ang sarap talaga sa puwet ng upuan ko. Kaso ang isa lang sa negative side na nakita ko, medyo sticky kasi siya, no? So ano siya, parang dirt magnet, no? Kaya palagay ko pag di ko ginagamit yung motor, tatanggalin ko para hindi siya dumumi ng ganong kaadumi. Tapos kabit na lang ulit pagka meron akong rides. Yeah.